Natin si Ma'am Del, Direct Assistant Director Del Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Ma'am Del, good morning po, Ma'am Del. Good morning, ma'am. Good morning, Sir Alvin. Ma'am Doris, good morning, everyone. Oy, good news po ito. Ayan, ha? On a Friday, the 13th, Friday payday, may good news tayo mula sa Department of Energy. Go, ma'am, ikaw mag-anunsyo. Yes, magandang umaga po. Okay, magandang balita po. Makakaranas po ulit tayo ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Sa gasolina po, ang estimate basta sa 4 na araw na monitoring natin, mula 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos. Na gasolina, 90 to 120. To 1.220, yeah. Okay, thank you. Next. Sa diesel naman po, 1 peso 30 centavos to 1 peso and 60 centavos. Rollback din po. And then sa kerosene, 1 peso 50 centavos hanggang 1 peso and 65 centavos. Ma'am, bakit po nagkaganon? Hindi naman sa nagre-reklamo ako, no? Gusto ko naman yan, no? At saka na-break yung pattern. Up, down, up, down. Ngayon, down, down. Uh-oh. Yan. So, ma'am, yan na ba talaga ang simula ng puro rollback na lang tayo? Hmm. At bakit po nagkakaganito? Sana po. Pero kung papansin niyo po sa buong linggo, bumaba ng Tuesday, Wednesday, pero po kahapon Thursday, tumaas ng konti, less than a dollar. Pero kung ang primary reason po sa mangyayaring rollback next week, ganun pa, yung makasabi mo, Ma'am Doris, weakening global demand. In fact, itong si OPEC, naglabas sila ng report base sa September oil market report na talagang binago po nila yung outlook nila, yung forecast ng nila ng demand for 2024 and 2025 kasi pahina nga daw po. Tapos na-mention nyo din earlier na itong si China, mukhang mahina pa rin po ang kanilang economic activity kaya yung crude demand nila mababa din po. Po. E, tinatanong ni Doris, ma'am, bakit daw humihina yung oil demand? Worldwide. Sabi ko sa kanya, yung mga economic activity, kailangan mo ng oil eh. Halimbawa sabihin, di paldo tayo ngayon, mag-long drive tayo. Yan, pwede. Okay, kailangan mo ng langis pag nag-long drive ka. So, diba? Indicative ba yan ng pangit na ekonomiya kapag bumababa ang demand? Correct. Oh, ganyan tama ba, ma'am? Po. Di po ba yung mga nakaraan, yung mga inflation na naranasan nila. So, kung tingin nila mataas yung mga bilihin, hindi sila bibili. Correct. Magtitipid talaga sila. Yung nagtitipid ganun lahat. Ganun yun, partner. So habang tumataas ang inflation, may epekto din yan sa presyo naman ng petrolyo naman. Mm-hmm. Kasi pag sobrang taas naman, tataasan naman nila ngayon yung mga interest rates, yung pagpapautang. Okay. O pag tinaasan mo yung interest rates ng pautang, ay hindi na uutang. Hindi na ngayon gagalaw, kikilos yung ekonomiya kasi standstill tayo, mag-aantayan tayo. Mag-stagnant lang siya. Okay. Yun yung parang simpleng paliwanag ng cycle. Ang salamat, intindihan ko. Tama, yung economy talaga ang dependent talaga sa mga energy products. Correct. Yung driver ng ekonomiya ang ating energy. At saka paikot-ikot lang siya sa totoo. Ganun lang. Taas, baba, parang cycle siya. So kahit sabihin mo pa na hindi, magiging 40 na lang. Oo. Kasi may 40 peso level na yung diesel, Ma'am Del, di ba? Nung nag-usap tayo last time, dyan sa Fairview. Sa inyo sa South, wala. Kasi mayayaman kayo, mataas kayo lagi sa South. E dito sa amin sa North, meron na partner. Uh-huh. Pero, 46.74. Ano po? 46.75 ang pinakamababang diesel. Oh, 46.75 ang pinakamababang diesel sa amin, sa area namin. Pag yan ay tinignan mo sa Paranaque o sa Pasay o sa Taguig, Alabang. Ma'am, magkano yan? Malaki yan, di ba? Hindi yan 46, mga 60 siguro yan. Mm. Pinakamahal. Yes, 61.50. Oh. Parang ilang taon ko na yung huling nakita na nag-line of 4 o nag-line of 5, laging line of 6 dyan sa South. Oh, sa South. Ma'am, sabi ni Camille San yung 46.75. QC yan. Kalugan. O Caloocan. Quezon City, Baysa. Ang layo. Baysa. Ang traffic. Ah, okay. Sige, ma'am. Galing ako ng Paranaque. Layo. Pupunta ako ng Baysa. Oh. So, hindi practical sa'yo. Hindi practical. So, pagdating ko ng Baysa, wala ka ng gasolina. Wala na rin akong gasolina. Oh. Pupunta ulit ako sa Paranaque. Correct. Hindi sulit. Hindi sulit. Ang gawin mo, maghanap ka ng mga hindi masyadong kilalang brand diyan sa Paranaque. Kasi mas mababa ang presyo, ma'am, ng hindi kilalang brand, ma'am, hindi ba? Kasi wala naman silang endorser. Meron nga ako nakikita sa amin eh. USA.
USA 88. Oo, yun. Oo, kina, ano yan? Kina Villa Vicencio yan, partner. Ah, ganun ba yan? Oo, magkakapatid yan. USA 88, oo. Flying V, Flying V, Petrogas. Di ba, ma'am? Yes, tama. Oh, wow. So, kapag talagang hindi ko na alam kung saan ako magpapagasolina, tawagan ko lang si Ma'am Del. Oh. Ma'am Del, makikisabay na lang ako sa inyo. Hanahanapin mo yung RR. RR? RR Gas. Ano, RR? Rodela Romero. Ayun, no? Sa DOE web page, yung aming monitoring sa NPR. Yeah. Doon nyo makikita yung pressure. Niloloko ko lang po si Ma'am Rodela. Wala po siyang gas. Pag-retire niya, ha? Pero malayo-layo pa bago mag-retire si, si Ma'am Dini. Yan ang negosyo niya, RR, gas. At saka ayoko nga pumunta sa website nyo, ma'am. Uh-oh. Makikisabay nga ako eh. Parang ayaw mo, ma'am. Sa Ma'am Dori, sa katigil sa kahabaan ng C5 eh. Okay. Hindi naman matraffic, ma'am. Hindi naman matraffic. Awa ng Diyos, hindi naman. Okay. Sige, ma'am. Malapit na kami. Happy weekend, ma'am. Happy weekend. Thank you, ma'am. Happy weekend. Thank you very much. Maraming salamat.